Una po, nag-start po kami, sinubukan namin, instant coffee lang po. Yung bumili lang sa amin is tatatlo lang. Yung mga ibang pag bumabasa sa sasakyan, nagtatanong ng ano, ay brewed ba yan or instant lang? Pag instant, aalis sila. Hinahanap nila yung brewed coffee talaga. Una po, nag-start po kami, sinubukan namin, instant coffee lang po. Start kami December 28. Yung bumili lang sa amin is tatatlo lang. Naging market po namin is yung sa may Pinac, Pandaba, Pampanga. So marami pong mga bikers doon, mga nagsusumba, mga nagja-jogging. So yung mga ibang pag bumaba sa sasakyan, nagtatanong ng, ay brewed ba yan or instant lang? Pag instant, aalis sila. Nahanap nila yung brewed coffee talaga. Nag-search kami ng kung paano yung method ng brewing of coffee. Sumali kami sa mga group kagaya ng Coffee Lovers Philippines. Yung mga tao po doon, yun po yung mga nagturo sa amin kung paano talaga brewing of coffee. So yun, nagsimula po kami mag-purchase ng mga gamit galing doon sa mga kaunting tubo namin doon sa mga pagtitinda namin ng instant coffee. Bumili kami ng mga gamit like French press at saka yung manual grinder po ng beans. Yung pong mga ano namin, beans namin, originated to local farmers is Kalinga, Sagada, Dengue, Ako, tsaka po Barako from Batangas. Locally planted po lahat ng mga beans. So nanggagaling sila from northern part of Luzon. Tapos ngayon po, nakapagdagdag kami ng dalawa from Mindanao po, Mount Apo, tsaka Calamansi. May naging customer kami from UK. Sabi niya, yung local coffee natin is papantay na sa mga branded na coffee. Hindi niya rin po kasi alam kung bakit. Yung mga tao daw nag-i-spend ng hundreds of bucks. E samantalang ma-achieve mo yung lasa kung talaga coffee lover ka, 20 pesos lang po, nakukuha mo na yung lasa na gusto mo. Ngayon po ay may mga dayo na rin na pumupunta na lang para tingnan lang talaga yung kape, tingnan yung dapat minimalist po ang habol namin na design. Yung mga customer po namin na nakakakita sa cart namin, ay ang ganda ng color scheme, para tayo sa Italy, parang gano'n yung mga comment. Yung iba po nagsiselfie na lang sa cart, hindi na bumibili. Mga comments po sa Facebook groups, like yung Coffee Lovers Philippines po, yung nasubaybayan po yung kwento ng coffee shop namin. Marami po yung na-inspire, maraming nag-PPM po sa amin, no, sir, nakaka-inspire kayo, balang namin makapagod ng ganyan. Eh doon pa lang po talagang masasabi mo na tagumpay po yung naging business venture namin kasi dami pong na-inspire ng mga tao. Nung una, bago po ilatag yung mesa, parang wala pong self-confidence, ganyan po, yung nahihiya ka po. Eh ngayon po, paglabas mo po, super proud ka po sa sarili mo. Kung gusto mo po, kakayanin mo, kumita ka po kahit po sa maliit na halaga. Wala po sa edad, sa estado ng buhay mo, kung gusto mo talagang masenso, pinaka big part po is naging inspiration kami po sa iba. So yun po yung sigurong masasabi namin na pinaka-achievement namin sa ginawa namin. Lakasan po yung loob mo, maging proud ka po sa ginagawa mo, huwag mo pong ikahiya ang ano pong gagawin mo, lalo na po sa mga nakapalibot sa'yo. Huwag mo pong pagigingan yung mga negative feedbacks, kaya instead of ma-down ka po, gawin mo pong positive feedback po sa kanya. Kung halimbawa, ang kagaya po namin na nagtitim na kahit anong paman yan, nakabenta ka ng dalawa, isa, kahit yun. Huwag ka pong mawawalan siguro ng pag-asa kasi malay mo bukas. Maging 10 na yan, maging 50 na yan, nabibili sa'yo. Try and try lang po, yun ako po siguro.